Hello mga ka-YT, nandito na naman tayo sa another episode kung saan pag-uusapan natin it's all about optometry or eye. So ngayon ang topic natin mga ka-YT, what is astigmatism? Astigmatism mga ka-YT, ito yung nagkakaroon tayo ng vision problem due to irregular shape of the cornea mga ka-YT. Most of the patient mga ka-YT, yung shape ng cornea natin mga ka-YT is parang basketball mga ka-YT. So lahat ng sides niya mga ka-YT is equal. But once na meron kang astigmatism mga ka-YT, yung shape ng cornea natin mga ka-YT is parang American football. Nagiging oval in shape siya. Kaya yung light rays na pumapasok sa mata natin mga ka-YT is scattered mga ka-YT. So, saan nga ba nagmumula yung astigmatism? Dalawang pinagmumula na ito, ito yung tinatawag natin na either corneal astigmatism or lenticular astigmatism. But most of the time mga ka-YT, ang pinagmumula ng astigmatism natin mga ka-YT is corneal astigmatism. So, ano-ano nga ba ang type of astigmatism? Merong una, simple myopic astigmatism, simple hyperopic astigmatism, compound myopic astigmatism, compound hyperopic astigmatism, and mixed astigmatism. Just to simply understand yung mga types na yun mga ka-YT, di ba binanggit natin mga ka-YT last time yung error of refraction, nandyan yung myopia, hyperopia, and astigmatism. So once na merong astigmatism, it could be combination of two error of refraction. Ibig sabihin may minus minus, may plus plus, plus minus. So pag sinabing plus and minus, ayun yung tinatawag nating mixed astigmatism. Now, just to make it simple, Doc, ano po ba yung pinagkaiba ng myopia, ng hyperopia, and astigmatism? Yung myopia mga ka-YT and hyperopia mga ka-YT, meron lang siyang isang focus. So, back tayo dun sa normal. Ano nga ba ang 20/20 mga ka-YT? Pag sinabi natin 20/20 mga ka-YT, yung focus natin na nare-receive ay exactly doon sa retina, to be specific sa fovea, to be more specific sa fovea centralis mga ka-YT. So, let's say ito yung retina mga ka-YT. Kapag present ang myopia mga ka-YT, yung focus ay nasa in front of the retina. Pero once naman ang present ay hyperopia, ang focus niya mga ka-YT is behind the retina. So, ibig sabihin, meron lang siyang isang focus. Pero ang patient na merong astigmatism mga ka-YT, dalawa ang kanyang focus. Either ang focus niya ay parehas in front of the retina or parehas behind the retina or mix siya, isang nasa in front of the retina, isang nasa behind of the retina. Ayun yung tinatawag natin na mixed astigmatism. Okay? So ngayon mga ka-YT, ano nga ba ang mga symptoms na merong may astigmatism? Una, blurry, distorted, or fuzzy vision at all distance, up close and far away, difficulty seeing at night, eye strain, squinting, eye irritation, and headaches. So, meron tayo dalawang visual acuity assessment test mga ka-YT. Ito yung una, na common din na ma-encounter natin, is una, refraction test, and pangalawa, keratometry. Sa keratometry mga ka-YT, ito yung machine kung saan chine-check yung specific shape of the cornea or kinukuha yung base curve mga ka-YT or curvature of the cornea mga ka-YT. So, ano-ano nga bang treatment para sa patient na merong astigmatism? Una is corrective lenses. Nandyan yung mga eyeglasses. Nandyan na lang yung nag-a-add sila ng mga multi-coated. Like na-discuss natin nung sa other video mga ka-YT. Nandyan din yung contact lenses mga ka-YT. So meron tayong contact lenses for astigmatism. Pero may mga specific brand, may mga specific types lang tayo na available sa market mga ka-YT. Or sa mga clinic mga ka-YT. Ortho-K or orthokeratology mga ka-YT, ito yung nire-reshape yung cornea natin. And lastly, surgery. So isa sa mga sample, oh Doc, meron palang surgery kasi ang alam lang namin meron lang
for myopia and hyperopia eh. Meron din tayong mga quality, but case to case basis. Depende sa case mo. Kasi i-assess pa yun mga quality, nandiyan yung titingnan pa yung thickness ng cornea mo, yung curvature ng cornea mo. Once na pumasa ka, dun pa lang sasabihin o ipa-finalize sa'yo ng doctor kung ikaw ba ay pwede mag-undergo surgery. Isa sa mga sample common na surgery sa astigmatism mga quality, yung tinatawag nating ring light. Ayun yung may makita kayo, hindi siya ganun ka-obvious, pero makita niyo yung may taong ganun niya. Meron siyang reflection ng pagka-ring dito. So, most likely yung pasyente na yun nag-undergo sa surgery mga ka-whitey. Kasi ang procedure nun mga ka-whitey, ito yung cornea natin. Stiff siya mga ka-whitey. So, ring siya mga ka-whitey. Ang function nun is to flatten the cornea or any other surgery pa na pwede pa para ma-reshape natin yung cornea, para ma-less natin yung pagka-steep niya mga ka-whitey. Kasi once na may astigmatism, ibig sabihin steep or irregular yung cornea natin. So yun mga ka-whitey, hopefully nakapag-share na naman po ako ng another piece of information. And again mga ka-whitey, patuloy po ako nagpapasalamat sa walang sawang support and tiwala mga ka-whitey. At sa lahat po ng mga nag-subscribe, at sa mga hindi pa nagsusubscribe mga ka-whitey, yan po, pa-click na lang po yung subscribe button. And pakiclick na rin po yung bell notification below para ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload ko po. So yun mga ka-whitey, thank you so much mga ka-whitey. Lagi po tayong mag-iingat mga ka-whitey. Reminder ko lang po na tayo po ay higit sa lahat mag-pray, laging magmamask, dala ng alcohol or mag-gloves po, and keep po natin i-practice yung social distancing, hindi po para safe ng sarili kundi para safe din po ang ating mga fellow mga ka-whitey. So prayers, prayers, matapos na po yung crisis po natin na ito mga ka-whitey. Keep safe always and God bless us all. Bye. It's not a bad thing. Actually, you can learn more and you can experience more. I'm not saying that you need to experience more in specifically physically. Actually, you become mature more having more experience. Because dealing with other persons, other people, different encounter. Different attitude, different mag-iba talaga yung options mo. Even different culture, even different nationalities, they have different approach din, even perspective. And sobrang mature ka. And even this ages of the people, kapag high on adults, older guys, more on stability kasi mga older guys. I'm not saying that I'm having I'm not revealing things. I'm just saying being able to connect with younger or older people. Lalo na sa field ko kasi medyo minsan kasi may mga nakilala ka na attract ka talaga biglang may stability sa mga older people. Older guys, they're more mature and they are like they don't. Actually, you know what? They don't rush commitments. Unlike younger people, they rush commitments. They expect more unlike older people. I'm not saying, actually it's a good thing. Feel ko talaga ako. The girls do feel stable and much secured to older people or matured people. Actually, may mga younger people, mga younger guys na matured ang thinking kasi nga dahil sa experiences nila with life. Pero yun nga, there is a stability with people that have matured thinking. Yung hindi ni-rush yung commitments, they're not rushing things. It's really a plus point. So, Tons, alam mo na, yung pag-rush mo ng pag-approach,